Ayan, guys. So, ngayon naman, yung gire-review natin is itong keyboard na nabili ko from Logitech. Actually, pangalawang Bluetooth keyboard ko na to kasi yung first one na nabili ko sa kanila, yung mas mura lang. And gusto ko sana siyang i-review, pero ayun, nauna na siyang masira bago ko ma-review. Nasira siya kasi nipit ko sa bag, so nasira yung out niya. And pag kinakabit ko yung out na pindutan, hindi na napipindot yung ibang parts. So, ang nangyari, inalis ko na lang yung out. Ayan, so meron tayong bagong binili sa from Logitech. And this one is one of their best keyboard. Ayan, this one is Bluetooth keyboard. Wala siyang receiver. As in, Bluetooth talaga siya, 3.0. So, ayun. So, pwede siyang i-connect up to 3 devices. Tapos, nakaka-connect siya. Tapos, pagpapalit-palitin mo lang gamit to. So, commonly, itong number 1 lang yung ginagamit ko. You have to press it for 3 seconds kung ano yung balak mo. Kung halimbawa, may tablet ka, may cellphone ka, may laptop ka, nakakonect dito na sabay-sabay, pwede mo siyang gamitin ng sabay-sabay. Ayan, hindi ko lang magets kung bakit mo naman kukonect na sabay-sabay yung cellphone tsaka laptop and ano. Yun lang. Ganon. Ayan, so, i-review na natin to. Ayan, so, unlike dun sa isa kong keyboard na mumurahin na may kasama ng mouse, itong keyboard na to is quite heavy. Heavy siya ng konti, but slim. Very madali lang siyang itago. I like its color. Marami siyang variety ng color, but I like the color pink. That's why I bought pink kahit medyo mahal siya ng konti. Yung pindutan niya is very mababa lang. So, easy to pindot. Anong tawag doon? Ayan, easy to dot, just like the laptop. And then, parang unang, ayaw kasi nung, nahirapan kasi ako doon sa matataas ba yung pindutan. Medyo, hindi ko bet. Parang hindi ako mabilis. Okay, by the way, kaya ako bumili ng keyboard. Kasi nga, nagtuturo ako ng research and nagusulat din ako paminsan-minsan ng research. Actually, ako nang halos gumagawa ng ibang research ng bata pag nila kayang tapusin ako nag-edit. And, kapag gumagamit ka ng laptop, isa may experience ko, nung nag-research ako, pag pipinduta, mabilis. Kasi pag ganun ako kabilis talaga magpindot, and nasisira yung keyboard ng laptop, which is expensive as compared sa bumili ka na lang ng external keyboard. Kasi kapag yung sa laptop yung ginamit mo nasira, pahirapan pang hanapan yung parts. Considering na yung laptop ko may ilaw pa, sayang yung ilaw kapag ka nasira. Yun. So, ayun, kaya bumili tayo nito. So, okay, sa paggamit ko nito, ito na, i-share ko na sa inyo. Okay, medyo natakot ako nung una kasi Bluetooth, baka ako hindi maganda yung receive or baka may delay, pero talagang wala siyang delay, promise. Hindi siya I don't know kung depende sa laptop kasi yung laptop ko medyo in-upgrade ko kaya medyo mabilis siya. Kaya carry boom bells, pero mabilis siya, no. Meron kasi ako mga na-try na mga yung Bluetooth kahit yung may receiver minsan may delay, medyo naiinis ako, ayoko nang mabagal. Ayan, so with my experience with Logitech, ito Logitech din ito. Ito ano to eh, yung mouse na walang tunog, wala siyang maririnig na click. Napakaganda nung ano niya, nung dating niya. And another thing about this product or this keyboard na maganda, since nga wala siyang receiver, hindi, lalo yung laptop medyo limited yung number ng saksaka ng USB. Eto, hindi mo na, wala na siyang USB, therefore, less yung i-connect mo sa laptop and meron pang space para sa ibang kailangan mong i-connect. Ayan. Tapos, yun. Anyway, gumagana naman lahat and very smooth naman. Ayan, so hopefully lang medyo magtagal siya. So by the way, kayang tumagal ng mahigit isang taon itong battery. Ang battery nga pala niya is yung ano ba to? AAA itong maliliit, no. Oo, AAA. Matagal naman daw siya. Tapos nga pala, hindi maubos yung battery nito basta-basta dahil may patayin siya. So kung di mo siya gagamitin, meron siyang turn off dito. So on and off. Ayan, on and on mo. Tapos yan, pag nag-green, naka-on and then off mo. Kung hindi mo siya ginagamit, huwag mo lang siyang kalimutang i-off. Ayan, same naman dito. Actually, pati ito, i-off mo kapag hindi mo ginagamit. So, you can save your battery. Ayan, so all in. By the way, nakalimutan kong presyo sabihin. 1.4 ko siya nabili kasi nabili siya on sale. May ano ko, huwag kayong bibili sa Logitech kasi medyo mahal sa Logitech. So, bili kayo sa One Gadget. Sa One Gadget ko to nabili. And nabili ko siya, I guess, nabili ko to ng
magkano ba? 1 for something lang. So, pag kasi ano, so, mas mahal kasi sa Logitech pag doon kayo bumili. So, doon kayo bumili sa One Gadget. Makakatipid kayo. Saka legit din naman yung mga binibenta nila. Mabilis pang ma-deliver, promise. Ayan, so yun lang. That's all for today's vlog. See you in my next one. Bye!